Good morning po sa inyong lahat. We are now in day number 880 sa ating ongoing Everyday God online daily devotion. Ang title ng ating short devotion ay Don't Rejoice When Your Enemies Fall. At ang text na gagamitin natin ay kukunin natin sa Book of Ezekiel chapter 25 verses 1 to 2. Ganito po ang sinasabi ng nasabing text. Sinasabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, humarap ka sa mga anak ni Amon at magpahayag laban sa kanila. Dito sa passage na ito, ay makikita natin na dumanas ng judgment ng God ang Israel at Juda dahil sa ayon nilang sumunod sa paulit-ulit na warning ng Diyos sa kanilang ginagawang idolatry at rebellion against God. Since ang mga Israelita ay chosen people of God, ay hindi niya ito tuluyang pababayaan. May lesson silang dapat na matutuhan kung bakit ang mga ito ay nangyari sa kanila. Sa pangyayaring ito na sinapit ng Israel at Juda, ang kanilang mga neighborhood, katulad ng lugar ng Amon, na tinatawag yung mga tao dito ng mga Ammonites, ay natuwa na makita nilang nilapastangan at giniba ang templo ng Diyos na mga sumakop sa kanila. Nang wasakin nila ang lupain ng Israel at bihagin ang mga taga-Juda, sila ay pumapalakpak at lumulundag sa tuwa sa pagkutsa sa Israel. Dahil sa ginawang ito ng mga Ammonites, sinabi ni Yahweh kay Propetang Ezekiel na humarap siya sa mga taga-Amon at magpahayag ng laban sa kanila. Sila ay parurusahan ng Diyos, na ipapaubaya sila ng Diyos, na sila ay sakupin ng ibang bansa, kunin ang kanilang mga ari-arian, lilipulin sila at uubusin hanggang wala nang matira sa kanila. Sa gayon, makikilala at malalaman nila kung sino si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano ang mga matututuhan natin dito? Bakit paparusahan ng Diyos ang Amon? Paparusahan sila dahil sila ay natuwa sa kanilang pangungutya sa sinapit ng mga Israelita. Hindi tayo dapat natutuwa kung merong hindi magandang nangyayari sa ating kapwa, lalo na kung ito ay kapwa natin believer. Kung meron man tayong hatred sa ating kapwa, dapat hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob o nagbabalak man na magiganti. Sa halip, ipuabaya natin ang lahat sa Diyos. Sinasabi nga sa Proverbs 24:17, "Do not rejoice when your enemies fall. Don't be happy when they stumble." Sinasabi din sa Romans 12:19-21, "Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, 'I will take revenge. I will pay them back,' says the Lord. Instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their head. Do not let evil conquer you, but conquer evil by doing good." Marami pong salamat, and God bless us all today and always.